mula sa kalawakan na bumabagsak sa lupa o yung tinatawag na meteorite dahil pambihira, may ilan na ibibenta ito sa malaking halaga. At kamakailan lang, merong lumantad. Meron daw siyang malaking bato na sa tingin niya, meteorite. Resibo ang videong ito. Awa guys, oh. Bato, mo ilaw pag yun, mukunik yung magnet. Hmm? Ang higanteng tipak ng bato, kinakapitan ng magnet. Mukunik yung magnet. Hmm? At ang pinaka nakamamangha rito, meron din daw itong kuryente. Nung ilapat niya kasi ang wire na konektado sa bumbilya sa unang bato, hindi ito umilaw. Pero nung idinikit niya na ito sa pinaghihinalaan niyang meteorite, ang bumbilya umilaw. Kaya siya nagka-bright idea na baka ang napulot niya, meteorite talaga. Nung simula na napailaw ko na yan, marami na rin ang pumupunta dito na sabi nila inutusan daw sila ng buyer nila. Meteorite ba talaga ito? Yung totoo talaga ang kutob na umilaw siya na totoo talaga. Meteorite siya. Ramdaman ko, parang nananayo yung balahibo ko dahil hindi ako makapaniwala. Shock ako. Ngayon lang ako nakakita ng mga ganyang klaseng meteorite. Kung kumpirmadong meteorite, magkano ang presyo? Nakakalula yung halaga nila. May trillion. Value, well, pwede siyang tumakbo ng pinakamura, $1 per gram. Yung pinakamahalagang meteorites, umaabot ng $30,000 per gram. Philippine peso, well, 1.5 million per gram. Dito sa Quezon City, nangungupahan ang dating construction worker na si Enrico. Tinakip ko po, linoleum lang po, tsaka karton. Ito po yung malaking bato po. Doble para hindi maano ng ulan agad. Hindi naman siyang makintab, pero para siyang sunog. Tapos mayroon siyang butas-butas na parang doon dumaan yung apoy habang sa ere pa. Taong 2017, nung nagsimulang magka-interes si Enrico sa mga napupulot niyang bato. Pero kumpara sa ibang bato sa kanyang koleksyon, halos triple ang laki nito. Susukatin po. Nasa mga 40 cm po yung lapad, 60 cm lang po yung haba, 18 cm po yung kapal. At kahit pa posibleng may malaking halaga ang batong ito, hindi raw nangangamba si Enrico na basta-basta ito mananakaw. Napakabigat kasi. Hindi ko akalain na hindi pala nila kayang buhatin yung bato. Pagka apat lang kami ang bubuhat niyan, sobrang hirap-hirap kami. Sige, dahan-dahan. Batay po sa timbangan natin, lumalabas po dito na 192 kilos. Kapansin-pansin din daw na parang nangangalawang po siya. Kunting kuskus lang din po ng liha. Pagka nakuskus na yung kalawang, pupunasan na lang din po. Ngunit ang talagang nagpapalakas sa loob niya na posibleng meteorite ito. Malakas din siya sa magnet. Kaya ito yung magnet pinagbabasihan kapag yung bato ay meteorite. At higit sa lahat, di umano, tila meron itong kuryente. Sige nga, ang wire ng bumbilya, una munang idinikit muli ni Enrico sa ibang bato. Ito, ordinaryong bato po ito. Susubukan po natin kung iilaw ito yung ECDC natin na ilaw. Ay, hindi po siya iilaw. Ito rin yung isang bato na ordinary. Baka sakaling iilaw to. Ay, hindi rin po. Pero nung idinikit na niya ang wire sa higanteng bato, susubukan ngayon natin kung iilaw. Ayun po, nailaw po siya. Hindi natin masyadong ididiin. Nailaw pa rin po siya. Yung bato na ito, conductive iron. Pagkahinala ko niyan, isang meteorite na nickel iron po. Kasi magka-mix po yung bato at saka yung iron. At kung meteorite nga ito, jackpot daw si Enrico. Ayon kasi sa na-research niya online. Nakakalula yung halaga nila. Ang halaga niyan, base sa napanood ko lang din po, $400 to $500 per gram.
At kung tinatayang 200 kilos ang bato, ang halaga nito... May trillion. Ito na kaya ang babago sa buhay ni Enrico. Dating construction worker sa Las Piñas si Enrico. Hanggang taong 2022, may nakita siya sa isang construction site. Nakita ko sa gilid ng daan sa may puno ng puste, may bato doon na kakaibang kulay. Namangha ako sa laki dahil sobrang laki yung bato. Inalang ko po ng magnet at namamagnet po siya. Naghinala na ako na iyon, may posibilidad na meteorite. Sabi ko, kukunin ko na yung bato. Sa loob ng 2 taon, maingat niyang itinago ang bato sa kanyang bahay habang inaalam kung ano ba talaga ito. At nung mga panahong yon, marami na raw ang nagka-interes. Yung iba, parang nag-away-away na, mahigit na rin kalahating kilo ang natapyas dyan. Manghingi sila ng sample, ipapadala nila sa ibang bansa. Wala na, hindi na sila nagpaparamdam. May possible na bato na yan, may bibili yan sa ibang bansa na buyer kapag yan makita niyan. Kung maibibinta talaga yan, siguro makaano na ako niyan ng pangkabuhayan. Kakatulong din ako sa mga nangailangan. Matatanda ang taong 2019 na itampok dito sa KMJS ang isa ring hinihinalang bulalakaw o meteorite na napulot ng 3 magsasaka sa bungabong sa Oriental Mindoro. Naibenta nila ito sa halagang 580,000 pesos. Pero kalaunan na pag-alaman na ang meteorite, isa palang chondrite meteorite na ang presyo umabot ng 8 million pesos. Ang bahagi ng meteorite na tinawag na Orconuma meteorite naka-display ngayon sa National Geological and Paleontological Collections ng National Museum. Samantala, para mapatunayang napapailaw ng bato ang bumbilya, tinesting ulit namin ito gamit ang isa pang bumbilya. Walang ilaw, katulad nung isa kanina, umiilaw. Iilaw kaya itong muli? Pailawin na naman natin dito sa hininala natin ng meteorite na katulad nung umiilaw kanina doon sa ECDC. Ipinasuri rin namin ito sa meteorite collector na si Allen, na 2 dekada nang nangungulekta at sumusuri sa mga meteorite. So magandang senyales yan na patungo tayo sa tamang direksyon na meteorite ito. Based sa megascopic examination, isa na naman nga bang meteorite ang aksidenteng nadiskubre dito sa Pilipinas? Susunod na! Ang dating construction worker na si Enrico, may napulot na natatanging bato. Dumidikit dito ang magnet. Mukunik niyo sa magnet. At napapailaw ang bumbilya kapag idinikit ang wire nito. Ang bato, pinaghihinalaan niyang isang meteorite na gawa sa nickel iron. Para makumpirma, muling titestingin ang bato. Ito po, 220 to na ilaw. Iilaw kaya ito? Magkaiba po sila kasi wala po siyang DC, easy lang. Wala po siyang battery. Kurente lang talaga yung 220 makapailaw dito. Ilagay natin sa ordinaryong bato. Kung talagang iilaw, wala rin talaga. Pailawin na naman natin dito sa hininala natin ng meteorite na katulad nung umilaw kanina doon sa ECDC. Wala po siyang ilaw talaga. Ipinasuri rin namin ito sa meteorite collector na si Allen na 2 dekada nang nangungulekta at sumusuri sa mga meteorite. Dahil sa kabigatan na yan, ibig sabihin, at na, nasabi ni tatay na may dumidikit sa magnet, ibig sabihin, may nilalamang bakal ito. Usually meteorites, may bakal nga talaga. So magandang senyales yan na patungo tayo sa tamang direksyon na meteorite ito. No? Value, well, pwede siyang tumakbo ng pinakamura, $1 per gram. Pinakamahalagang meteorites, umaabot ng $30,000 per gram. Philippine peso, well,
1.5 million per gram. Sunod naming ipinasuri ang bato sa isang geologist o eksperto sa mga bato. Isinailalim ito sa isang megascopic test. Ang characteristics ng meteorites, especially yung visual characteristic, ito yung sunog na surface ng meteorites kapag pumapasok sa atmosphere. Pangalawa ay yung density, napakabigat compared doon sa terrestrial rocks. Kung iron meteorites yung kiniklaim na bato, conductive usually yung material. Yung regma glyphs, tinitignan din natin, or yung thumbprint-like features doon sa surface ng meteorite dahil nai-sculpt ito ng air kapag pumapasok sa atmosphere. Based sa megascopic examination na ginawa ko, mababa ang chance na ito ay isang meteorite. Hindi tayo nakakakita ng aerodynamic features na typically nakikita sa meteorite. Walang regma glyphs na typical sa iron meteorite. Though metallic ito, wala siyang ganong feature. And hindi rin tayo nakakita ng mga ibang features like yung fusion crust or yung flow lines. Based sa mga collection ko ng meteorites, itong bato ay hindi meteorite. Batay sa ating pagsusuri, nakita natin na may mga vesicles. Hindi ito pangkaraniwan sa meteorites dahil sa space, usually may vacuum tayo. Walang opportunity na magkaroon ng air bubble. Pero papaanong napapailaw ng bato ang isang bombilya? Emergency light po siya. Kapag sa ordinaryong bato, hindi siya nailaw. Sa ang bato po hindi umiilaw? Sa ganito? Oo. So hindi siya magnetic. So kung hindi magnetic yung isang bato, so most probably mababa yung metal content ng specimen. And based sa physical appearance po kasi ng bato na to, no, metallic yung external feature niya. So makikita natin na bakal na bakal yung itsura niya. So kapag bakal na bakal, ibig sabihin conductive yung isang material. Most probably yung bulb may built-in battery sa loob. Kaya yun yung nagko-connect ng current at ginagamit lang itong bato na to sa pag-transfer ng electric current. Ang batong nakita ni Enrico, posibleng isa raw industrial slag. Ito ay yung waste na napoproduce sa pag-manufacture ng metals. That's why magnetic ito at nakakapag-transfer din ng electrical current. Since considered ito as waste sa industry, yung ganitong volume, typically walang market value. Hindi po lahat ng meteorites ay pare-parehas ang presyo. May mga iba may kamahalan, mga iba murang presyo lang dahil po ito sa scientific significance o ang storya na naisasama dito. Let us be responsible kung naghahanap tayo ng bato at di natin basta-basta pinupulot. Hindi kakaiba ang business ng meteorites sa mga relo at sa mga ibang bagay na pwedeng scam. Napakarami pong scammers sa online. Importante po nagre-research tayo sa background ng mga dealer na binibilihan natin. Okay lang po. Yan ang kalabasan ng check ni Sir. Tatanggapin natin na hindi siya kabilang sa meteorite. Gagawin na lang din yan, collection po. Parang souvenir na lang. Bato-bato sa langit ang makapulot. Swerte! Pero sa ilang pagkakataon, ang inaakalang pera nagiging bato. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.